nagpasalamat sa inyong lahat ulit para sa mga pinakita niyong pakikiramay at pagmamahal sa kanya at sa anong pamilya. Maraming maraming salamat po. Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maaari lamang mag-subscribe ka muna, salamat. Nagpasalamat sa Diyos si Chris Aquino dahil bago pumanaw ang kapatid na si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ay napatawad daw siya nito. Hindi idinetalye ni Chris kung ano ang naging tampuhan nilang magkapatid at kung kailan sila huling nagkausap. Pero emosyonal niyang inihayag na hanggang sa huli ay nanaig ang pagmamahal sa kanya ni Noynoy. Sabi ni Chris, "God blessed me because we made our peace, but that is private and I would like to keep that for myself. Nagpapasalamat ako na napatawad ako at minahal ako. To the end, ang itinuring niya sa akin ay ako ang kanyang bunso." May iniwan din daw na pangako si Chris kay Noynoy. "Ani Chris, ipinangako ko sa kanya na gagawin ko ang lahat to just be even 1% of what he is as a man and as a Filipino." Humarap sa media si Chris para magbigay ng kanyang official statement nitong Huwebes ng gabi, June 24. Ipinacremate ng pamilya Aquino ang mga labi ni Noynoy, at sinimulan ang lamay sa chapel ng Heritage Memorial Park sa Taguig City. Mag-aalay sila ng misa sa Ateneo bukas, Biyernes, June 25. Gaganapin ang interment sa Manila Memorial Park sa Parañaque City sa Sabado, June 26. Magkakaroon daw ng brief ceremony para sa lilinyang mga honor guard na maghahatid sa mga abo ng dating pangulo sa huling hantungan nito. Paliwanag ni Chris, "Ganun kasimple lang. Sana, maintindihan ninyo na we did not think it would happen this soon, and we are just trying our best na hindi magkaroon ng super spreader event. Hindi namin pinagdadamot sa mga tao dahil alam namin na marami ang nagmahal at sumuporta kay Noy. Dahil, isinaalang-alang daw ng pamilya Aquino na may pandemya pa kaya mabuting iwasan ang mass gathering. Under normal circumstances, Noy served in Congress, Noy served in the Senate, he could have been lying in state in Malacañang. But nirerespeto namin na hindi pa lahat ng tao sa Pilipinas ay nababakunahan." Nagpasalamat din si Chris kay Pangulong Rodrigo Duterte na nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya Aquino. Idineklara ni Pangulong Duterte na national mourning mula ngayong araw hanggang July 3. Malacañan Palace, Manila. Statement: "I join the entire nation in mourning the passing of former President Benigno S. Aquino III. I express my deepest sympathies to his siblings, Bolzi, Pinky, Bill and Chris, as well as to all his loved ones, friends and supporters, in this period of sadness. May you take comfort in the knowledge that he is now in a better place with his Creator. Let us all take this opportunity to unite in prayer and set aside our differences as we pay respects to a leader who has given his best to serve the Filipino people. His memory and his family's legacy of offering their lives for the cause of democracy will forever remain etched in our hearts." Sabi ni Chris, "Maraming salamat sa Malacañang, dahil nag-reach out sila. Maraming salamat kay President Duterte dun sa kanyang nararamdaman namin na sinseridad sa pagkukondol sa pamilya namin. Thank you kay Executive Secretary Salvador Medialdea because he offered us everything we wanted." Nagpapasalamat din daw si Chris sa lahat ng mga nagpapadala ng condolences sa pamilya Aquino. Umanaw si dating Pangulong Noynoy eksaktong 6:30 a.m. ng June 24, 2021, dahil sa renal disease secondary to diabetes. Si Chris ang isa sa naunang sumugod sa Capitol Medical Center sa Quezon City nang dalhin doon si Noynoy nitong umaga ng Huwebes. Nakatira ang dating Pangulo sa Times Street, Quezon City. Ano mga kachika, kita-kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates. Please like, share and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Again, maraming salamat.